automatic guys, i-clean niya yung mga junk files, temp files, unnecessary files na nagiging sanay kung bakit sobrang lag ng phone natin. Kahit pa mababa yung RAM nyo, bibilis yung performance niyan kahit papano. Dito guys, automatic ibuboost niya yung RAM ng phone natin. So, basta mabuboost yung RAM, automatic magiging smooth yung performance. Automatic guys, i-optimize niya yung mga application, yung mga running apps sa background na nagiging sanay kung bakit sobrang lag ng phone natin. Basta matapos na yan, automatic lalabas yan, great. Solve the power problem. So, ibig sabihin guys, na-solve na natin yung mga power issue sa phone natin at kahit papano, bibilis na yung phone natin na parang naka 12GB RAM sa bilis dahil sa mga... So yan guys, bago tayo magsimula sa mga bagong pasok sa aking channel, ako nga po pala si Mindtech PH, gumagawa ako ng content regarding sa APN, pampabilis at pampalakas ng internet connection, at aga-update din ako tungkol sa mga tricks and tips. So kung gusto niyo yung content ko, don't forget to click subscribe button sa baba ng video na to at click mo na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa mga bago kong uploads. Magsimula na tayo. Ngayon guys, ituturo ako sa inyong napakalupit na tricks. So tricks to guys kung paano pabilisin, i-optimize yung performance ng phone natin at pabilisin na hindi na siya maglalag pagdating sa mga online games, sa pag-browse ng mga social media apps. So yung RAM nyo kahit mababa lang yan, dahil dito sa application, magiging smooth yung performance. So para ka na rin naka 12GB RAM sa bilis. Take note guys ha, parang naka 12GB RAM sa bilis. Pero hindi magiging 12GB RAM yung RAM ng phone nyo. Kung ano yung RAM ng phone nyo, yun na yun. Yung magbabago lang guys is yung performance. Ma-optimize talaga siya at bibilis kahit papano. Make sure lang guys sa panoorin yung video hanggang matapos para malaman nyo kung ano yung application na yun at kung paano ni setup para bumilis yung performance natin na parang naka 12GB RAM sa bilis. Una natin gagawin, pumunta tayo sa Play Store. So hanapin natin yung Play Store sa ating cellphone. Once na mahanap na natin, tap lang natin yan. Ngayon guys, mapupunta tayo sa dashboard ng Play Store. Sa taas guys, may search engine dyan or search bar. So ang gagawin natin, click lang natin yan. Dito natin itatype yung pangalan ng application. So itype natin dito yung Clean Master NES Cube Winner. Yan guys yung itatype nyo, uulitin ko. Clean Master NES Cube Winner. Make sure lang na sakto yung pagkakatype nyo, gayang-gaya dapat dito sa nilagay ko para lumabas kagad siya sa result. Once na okay, natap lang natin itong search bar sa baba. So click lang natin itong magnifying lens para ma-search siya. Once na maklik na natin guys, lalabas yung mga result. So wala pa dyan yung application. Para lumabas yung application na yun, ang gagawin natin sunod, i-click lang natin itong new. So itong new, katabi siya ng premium. Click lang natin itong new. Automatic mag-click mo yung new, lalabas siya sa pang-apat na result. Minsan lumalabas siya sa pangatlo or pangalawa. Pero kadalasan talaga, pang-apat. So tap lang natin. Eto guys yung hanapin natin sa Google Play Store. Clean Master Phone Booster. Yung creator nito guys ay NES Cube Winner. Kung mapapansin nyo guys, wala pa siyang ratings at reviews. Kasi nga, bagong-bago pa lang yung application. At para mapatunayan sa inyo na bago pa lang talaga, i-click lang natin itong About This App. Once na maklik na natin yung About This App, i-scroll down natin. Sa pinakababa, hanapin natin yung Released On. Kung makita nyo dito, nakalagay, Released On May 18, 2022. Nitong May 18 lang siya ni-release sa Google Play Store. At na-update siya nung May 12, 2022. Bagong-bago lang talaga yung application. Pero kahit bago to guys, sinubukan ko muna bago kay vlog. At napatunayan ko na bibilis talaga yung performance ng phone natin once na ginamit natin itong application. Ang una natin gagawin, kailangan natin i-download at install yung application sa ating cellphone. Once na ma-download na natin at ma-install, huwag muna kayo mag-skip sa video kasi tuturo ko sa inyo step by step kung paano gamitin yung application na to. Once na ma-download nyo at ma-install, hanapin nyo lang yung application sa inyong cellphone. So eto siya, click lang natin. So unang click mo ng application, ito yung bubungad sa inyo. So napakaganda guys ng dashboard ng application. Makikita mo dito yung may gumagalaw na parang alon. So nakalagay dito 13% yung battery ng phone natin. Makikita mo rin dito yung time left. Sa akin nakalagay 6 hours and 49 minutes. Then dito guys mayroong mga power issue. So mamaya na natin yan explain, dito muna tayo. Bukod dito guys sa pabibilisin niya yung performance ng phone natin na parang naka 12GB RAM sa bilis, meron din siyang fast charge na feature na pabibilisin niya mag-charge yung phone natin kahit papano. Dito naman sa baba meron ditong trash cleaner, phone boost, phone cooler, charge history, app manager settings. Ngayon, paano nga ba gamitin itong application? So ang una natin gagawin, para bumilis yung performance, syempre tanggalin natin yung mga junk files, mga cache files, temp files, at mga unnecessary files na nagiging sanay kung bakit malag yung phone. So una natin pipindutin yung trash cleaner. Click lang natin itong trash cleaner. Once na-click mo yan, automatic dito tayo mapupunta. Nakalagay dyan usage access. So ang gagawin natin, hanapin natin yung pangalan ng application. So hanapin natin, eto siya. Click lang natin. Once maklik mo na yung application, kailangan natin i-on yung permit usage access. So i-on natin, tap lang natin itong button. Once na-on mo na yan, back lang natin siya.
automatic lalabas siya, nakalagay dito, allow super cleaner to access photos media on your device. Click lang natin itong allow. Automatic guys, isa-search niya yung mga system cache, junk files, temp files at mga unnecessary files na nagiging sign kung bakit sobrang lag ng phone natin. Nakalagay dito, 126.7 MB freeable. Total found, 5.7 GB. Kung mapapansin nyo guys, yung may check lang dito is system cache. Nakalagay dito, 126.7 MB. Kung ano lang guys yung may check dito, yun lang yung ating i-clean. So wag na natin i-check yung mga walang check dito. Okay? So nakalagay lang dito is system cache. So para matanggal yan at para bumilis yung phone natin na parang naka 12 gig RAM sa bilis, ang gagawin natin, i-click lang natin itong clean. Tap lang natin yan. Automatic guys, i-clean niya yung mga junk files, temp files, unnecessary files na nagiging sanay kung bakit sobrang lag ng phone natin. Kahit pa mababa yung RAM nyo, bibilis yung performance niyan kahit papano. So nakalagay dito, done. Ibig sabihin guys, tapos na. Natanggal na niya yung mga nagpapahirap sa phone natin. Sunod guys, dito naman tayo sa phone boost. Click lang natin itong phone boost. Dito guys, automatic ibuboost niya yung RAM ng phone natin. So once na maboost yung RAM, automatic magiging smooth yung performance. At nakalagay dito, pagtapos na, boosted. So ibig sabihin guys, once na maglalaro tayo ng mga online games at mga application, magbubukas tayo, smooth na yung paggamit natin. Kasi nga, naboost na yung memory sa phone natin. So ganun guys, kalupet yung application na to. Sunod guys, dito naman tayo sa phone cooler. Click lang natin itong phone cooler. Dito naman guys, i-cool down niya yung CPU ng phone natin or the central processing unit. So malaking tulong yun guys para hindi siya mag-lag. Kasi diba, pag mapapansin nyo, pag sobrang init ang phone natin, sobrang lag din. Kaya mas maganda na lagi natin i-cool down yung ating CPU or the central processing unit para kahit papano ma-refresh at hindi siya mag-lag. So automatic, pagtapos na, lalabas yan, done. So ibig sabihin guys, na-cool down na natin yung CPU sa phone natin. Sunod, dito naman tayo sa charge history. So click lang natin ng charge history. Dito naman, makikita nyo yung history ng pag-charge natin. Nakalagay dito, was na normal, kulay blue. Pag healthy, kulay green. At pag overcharge, kulay red. Natanda natin guys, na dapat hindi natin in-overcharge yung phone natin. Pag mag-charge tayo, siguraduhin natin na at least 80% or 90% tatanggalin natin yung pagkaka-charge sa phone. At i-charge natin yung cellphone pag 20% na. Para maging healthy at tumagal pa malobat at hindi kaagad masisira yung battery natin. Ngayon guys, tungkol naman sa fast charge, once na sinaksak nyo dito, yung charger nyo automatic mag-activate yung kanyang fast charge mode. Once na ma-activate yung fast charge mode, kahit papano, bibilis na mag-charge yung phone natin. At kahit papano, mag-improve din yung time, malalesen yung time ng pag-charge, at makakatulong yon para hindi na tayo mag-antay pa na matagal. Ngayon guys, ito yung pinakagusto ko sa lahat. So dahil dito sa button na fix now, automatic matatanggal yung mga power issue sa phone. So isa pa yan sa mga nagiging sanay kung bakit sobrang lag ng phone natin. Yung mga power issue na yan, yung nagiging sanay na nagkukonsume ng battery and at the same time nagkukonsume ng memory sa phone natin, na nagiging sanay kung bakit sobrang lag. Lalong-lalo na yung mga mababang RAM, talaga maglalag ng sobra. Kaya mas maganda na i-click natin ng fix now para matanggal yan. Mapapansin nyo guys, meron dito nakalagay 7 power issue. Ngayon, para matanggal yan, click lang natin yung fix now. Once maklik na natin yon, dito tayo mapupunta. So nakalagay dyan, display over other apps. Hanapin natin yung name ng application. So hanapin natin. So eto siya, super cleaner, tap lang natin yan. Once matap na natin yan, dito tayo mapupunta. So kailangan natin i-allow yung display over other apps. So click lang natin itong on. Automatic, pag na-on na natin, back lang natin siya. Then lalabas yan. Nakalagay dito, allow right system settings. So ang gagawin natin, i-allow lang natin. Click lang natin itong OK. Once na maklik na natin yung OK, dito tayo mapupunta. So click ulit natin itong on para ma-allow yung modifying system settings. Pag na-on na, back lang natin siya. Automatic guys, i-optimize niya yung mga application, yung mga running app sa background na nagiging sanay kung bakit sobrang lag ng phone natin. Once na matapos na yan, automatic lalabas yan. Great! Solve the power problem. So ibig sabihin guys, na-solve na natin yung mga power issue sa phone natin at kahit papano, bibilis na yung phone natin na parang naka 12 gig RAM sa bilis dahil sa mga features ng application na to. So sana guys, nakatulong tong vlog ko ngayon. Once again, na MindTech PH, thank you and God bless all.